Welcome po sa aking YouTube, mga ka-YouTube ko. Sa umagang to, ating pong pag-uusapan, iba't ibang kulay. Sinasabi ko nung nakaraang aking YouTube, aking video pala noon, ay nasabi ko na ating pag-uusapan yung kulay-kulay, lalo na sa helmet, sa ating best, sabi ko noon. So, nakikita nyo to. Ayan po. So, nung last video ko, nasabi ko ang kulay-kulay ng aking helmet. So, yung pinakita ko sa inyong helmet noon ay kulay puti. Kulay puti yon para yun sa managerial. Managerial, o kaya meaning supervisor, engineer. So, dito naman po sa larawang po ito. Nakita niyo po itong larawang ito. Ilalapit ko ng konti. Ito po, yun. Ito po, yun. Kaya kulay blue siya. Ibig sabihin po, ay upang worker. Yan, pang-trabahador. Kasi nakita niyo, kulay blue. Then, ang aking pong, tignan nyo po, ang aking pong best, ayun po, best, andyan po ako, nasa Abu Dhabi po ako nyan, nasa gandula po ako, 35th floor ang inakit namin, sa gandula. So, ito naman po, nakita nyo naman po itong nakita nyo, kulay blue. Dilaw ang aking helmet. So, pag sinabi pong dilaw ang inyong helmet, yan po ay for earth moving vehicle. So, tingnan nyo, yung nag-ooperate po ako dyan ng cherry picker, boom lip. Ando po ako sa Qatar noon nan. Sa Qatar. So, pag kulay dilaw ang helmet nyo, ibig sabihin po noon, operator po kayo. Ang ginagamit. Nakita nyo rin itong blue na yan. Worker po ako dyan. Yan. So, dilaw para po sa operator. So, pag may nakita kayo na kulay green, parang ito po, kulay green. Green ang, ibig sabihin po noon, siya po ay sa emergencies po siya magre-respond. At pag nakakita naman kayo ng kulay blue, blue or red, ibig sabihin yan, fireman. So, yun po yan. So, maliwanag po ba sa inyo? Tingin niyo po, opo, kulay dilaw yung aking pong helmet po rito. At dito naman po ay kulay blue. Meaning, yun nga po, ako po ay manggagawa. Hindi po ako operator dito ng gandula. Kaya po ako, yan ang sinuot ko. Tapos ako po ang operator. Maliwanag po. So, sa best po natin, yung best ko na pinakita nung una kong video, kulay dilaw po ang ginamit po doon. Dilaw, may matingkad na may halong green. Tapos may stripe po kayo. Teka. Kunin ko lang po ha. Sandali. Ito pala. Ayun. Ito po yan. Diba? Kulay dilaw. Parang green. Yan. Ito po, nire-represent po ito ng kulay dilaw. Ibig sabihin po ito, madali kayong makita. Madali po kayong makita sa gantong ano. Diba? At so, nakita nyo yung retro-reflective sun. Ayan po, ang high visibility jacket. So, pag nakita naman kayo ng kulay, na ibang kulay, sa orange. So, pag orange po yon, ibig sabihin po noon, operator din kayo. Operator. So, nakita nyo ito yung jacket ko rito.
Hi, biskrito, kulay orange. Nanyo po, operator po kayo. Ayun, nakita niyo po yun. Kulay orange yung akin. Tapos yung kasama ko, orange din. So, dito naman po, ang aking high vis best ay dilaw din. Ayan, no? Dilaw din ang ginamit ko. So, depende po yan sa paggamit ng inyong kumpanya, sa inyong... Ayan po. So, malibang na po tayo. So, ngayon po, dadako naman po tayo sa mga iba't ibang kulay din. Ha? Iba't ibang kulay din ng mga safety sign. Safety signs na nakita nyo. Itong apat na to, lima. Yan po yan. Nakita nyo na po. Ibig sabihin po, di ba po sa trabaho, may tinatawag po tayong pag sabi pong ang trabaho natin ay mahirap. So, di ba? Ang kuwelyo, sinasabi, blue collar job. So, blue collar job meaning, pag blue collar job, tayo mga trabahador. Mga sa construction, yun basta yung hardworking. Yun po yan. At, pag sabi namang white collar job, yung ating kwelyo raw ay kulay puti. So, wala akong kwelyo rito. Yung kwelyo natin, pag sinabing white collar job, ibig sabihin, sa office kayo nagtatrabaho, managerial position. Ayun po yun. So, dito naman po sa aking likuran, sa aking safety sign, ay may ibig sabihin po ang bawat safety sign nito. So, ito pong unang-unan yung nakita. Ayan, may araw po siya, ang kulay puti. Ha? May araw. At nakikita niyo to. Ito po ay symbol ng symbol po ng apoy, red. Nakita niyo yun, yun. Ibig sabihin po niyan, exit. Exit sign. So, exit sign. So, tapos yung kanyang background, green. So, nakita niyo, green. So, ibig sabihin po niyan, emergency. Emergency. Ay, po yun. Emergency for green. Then white, combination ng white for exit. So, nakita yung arrow. Dito po ito, ipintuan dyan po. Nirepresent po ito ang pintuan. Kaya sabi, exit. Ayun, tinuturo po yung pintuan. So, nakikita nyo yan sa mga exit sign. Diba ba? So, dito naman po tayo. So, nakita nyo ito. Yan. Ano po yan? Ah, hindi po yan. Yan po ay maaaring ito masabi nyo ito ay green cross. Green cross. Green cross. So, green cross. Po. Pwede rin po yung bandila po o flag ng Switzerland. Sa Switzerland naman, red naman yung red. Dito naman green. Ibig sabihin yan, safety sign also. Meaning, safety first. Yan po ang simbolo po ng safety sign. So, makikita niyo po yan sa mga construction site. So, nakalagay po dyan. Slogan pa nga, di ba? Misan, nakalagay. Safety first. Di ba? Nakalagay. Safety first. So, ngayon, ginawa nila ng in-associate nila ito na instead na isulat yung safety first, ito na lang po ang kanilang ginawa. Yan. Yan. Ginawa po yung flag sa mga construction to avoid accident. Pinapaalalahan na ng mga trabahador na mag-ingat. Kaya nga po, lagi po nakataas po yan sa kanilang flagpole. So, dakot naman tayo sa dito naman sa kabila. So, nakita niyo po yan. Ilalapit ko para makita niyo. Yun. So, yan po ay meron pong apat na araw sa up corner. So, yung mga tao po yun. Yun, mga tao po yan. Simbolo po ng tao. Ibig sabihin po yan. Ano po yan? Ibig sabihin, meeting point. Diyan po yung nirepresent po nito. Nabawa, meron pong emergency na meron pong sunog sa inyong building. So, yan po ay nakalagay sa isang malayong lugar.
sa malayong lugar, doon po mo kayo pupunta. Ibig sabihin yan, meeting point. Yan, meeting point. Bawa nag, merong sabihin, may lindol. Tapos nagsirena yung alarm. So, hahanapin nyo yung exit. Hanapin nyo yung exit. At yung meeting point. Yan po, yung meeting point yan. Simbolo po yung meeting point. Ah, iba. So, mga ka-YouTube, dito naman po tayo sa susunod na ating sign. So, pag nakita niyo ito, triangle. Yes, triangle po yan. Cool ay black. Ibig sabihin po niyan, pag black, at nakita niyo yung exclamation point, ibig sabihin po niyan, sinasabing notice or caution. Caution po yan. Minsan po ito, inalagay nila parang kidlat. Parang kidlat po yan, inalagay. Ibig sabihin yan, electrical shock. Yan po, notice po yan o caution po yan, babala. Kumbaga pa sa Tagalog. So, makikita nyo yan sa plant room, sa mga DV. DV yung sinasabi pong distribution board sa electrical. Sa plant room, makikita nyo yan. Nakadikis po yan sa gilid ng mga aparato doon, mga cabinet po doon, para po magiging babala na yun po ay may power. So, yun, malimbit yung makikita nyo sa plant room. So, nalapit ko ulit. Yun po yan, no? Nakita nyo po. So, lapit po naman tayo sa kabila. Ito po, ito. Yan, nakita nyo po yan. Bilog. Bilog po siya. Bilog po siya. At meron siyang bar na pahilis. So, ibig sabihin yan, beware. Then, red po siya. Red. Ibig sabihin po yan, bawal. So, makikita nyo yan, na symbol na yan. Isa po, may nakalagay dyan, sigarilyo. Sigarilyo nakasindi, may usok. Ano, di ba? Wala ko pa yun. So, yun po yan. Then, pag nakita nyo po yung symbol na yan, ibig sabihin, bawal. Kasi red. Meaning, stop. O kaya, no. Kaya, no smoking. Nakita nyo yan, no smoking. Baba. May baba ito po. Nilagay ko ito sa litrato ko. Ano ito yung litrato ko? Ibig sabihin yan, bawal ako doon. Yun po yan. Kaya, sa yan po ang misan na makikita niyo po yan sa mga public places na yung no smoking area. Yan. Kaya pag nakita niyo yung simbolo to, sabihin, bawal yan. Huwag gagawin. So, pwede po tayo mag-suggest pa kung meron pa kayong ibang nalalaman po sa ating safety sign. So, itong mga ito po ito, 2, 4, 5. Itong limang po itong sign na malimit ko pong na malimit po natin nakikita sa inyong sight. Hindi po ba? So, sandali lang po. May makapakita lang po ako sa inyo. Mga YouTube, hindi ko po makita yung aking ang aming handbook. Pero po aming ginawang handbook na aming kumpanya, naka-feature po doon yung litrato ko habang nagtutulbaksok po ako. Ganitong gito po niya, style. Ganyan po yan. So, pag nakikita niyo po ito, yan, ito po, itong exit sign. So, saan nakikita niyo yan? Sa hallway. Sa mga hallway, nakikita niyo sa hallway na tinuturo po kung nasaan yung exit sa kayo nalabas in case of emergency. So, nakita niyo yan. Minsan po yan, may ira pong ilaw sa loob. Tapos makikita niyo lang itong green ng background.
makikita niyo itong yung symbol po ng fire, tsaka ito pong arrow, tsaka yung pintuan. Misa po yan, hindi lang po horizontal ang pagka-design yan. Meron pong misan po itong arrow, ibig sabihin, nakababa siya. Ibig sabihin, sa baba po ang tinutukoy ang daanan. Sa baba. At kung ito naman po naka-invert sa kabila naman, sabihin, doon po naman ang direction. So, yun po, ang arrow nagre-represent po kung saan ang direction. Naalala nyo yung windmill. Di ba sa ibaba po noon, merong arrow. Yung arrow nyo sa nakaturo, doon po ang papunta ang hangin. So, naalala nyo nung elementary days natin. Na? So, ito naman po, ito makikita nyo po sa mga construction site. Banner po nila yan. Na, ibig sabihin, safety first. Lagi nilang binibigyan halaga ang safety, ang kaligtasan ng bawat manggagawa. Hindi po ba? Ito naman pong, ito, makikita nyo ito sa mga parking area. Itong meeting point. Parking area. Doon nyo pa makikita yan. Kasi malawak po yun. Sabihin doon po, pupunta mga tao. Kaya nakita nyo yung araw ito, apat. Sabihin nyo po sa kumbaga, tinatawag na center point. Sa mga tao dyan, magtitipon-tipon. Kung mayroong emergency. So nakita nyo, kulay green pa rin yung background. Ibig sabihin po, for emergency reason. So, ito naman po yung nasabi ko. Pakikita nyo ito sa mga plant room, sa mga electrical equipment. Diyan po, nakalagay nyo po dyan, babala, notice. At pag nakakatrap nyo naman itong puto, sabihin, beware. Mag-ingat o babala rin na huwag nyong gagawin. Yan po. At pag may nakita naman kayong kulay blue o itim, yun po yun, noticeable, nakasulat po yun na notice. Kulay, ang pagkasulat po sa mga lettering ay kulay blue. Ibig sabihin, blue, mandatory. Kulay blue, mandatory. Sabihin, susunod talaga kayo. Yan ha. Pag nakasulat po yung notice na kulay blue, ang ibig sabihin nun, mandatory yun. So, pag nakita nyo naman po, pagkasulat naman po ay black, ibig sabihin, notice. Notice po yan. Pag nakasulat naman po ng red, talagang red alert. Red alert. Kumbaga po sa tinatawag na ating pong street light, di ba? Yung traffic light, nakikita niyo po doon, na red, orange siya, then green. So, wala po yung orange po doon. Yung red, ibig sabihin po, ito, nakita niyo red, ibig sabihin po, stop. Kaya rito, ibig sabihin itong bar na ito, naka-incline, ibig sabihin, stop, bawal, no. Kaya red, circle. Then, so, ang kulay, ang dilaw po, sinasabi po rito, nakita nyo, most dito, itong tatlong ito, dilaw. Ibig sabihin, universal color po yan. So, yung dilaw po, sa ating pong natalala nyo, nung tayo elementary or high school, tungkol po sa science, the subject, yung pong spectrum, yung rainbow. Yung rainbow. Unang-una nyo makikita doon, kulay dilaw. Yung kulay dilaw pa unang makikita doon po sa color band ng rainbow, ng bahag hari. Kumbaga sa Tagalog natin, yung bahag ng hari, yung rainbow. Ang unang-una nyo makikita ay kulay dilaw. Seven, universal color. Dilaw. So, yun po yan. Yung spectrum, sa prism, pagsikat po ng araw sa liwanag, makikita nyo yung rainbow. Yun po yun. Yun po sinasabi ko pong spectrum. So, unang-unang makikita doon, yung dilaw. Kaya universal color. So, balik po tayo sa ating pagre-review. So, pag nakita nyo po ito, meeting point. Makita nyo rin po itong green na sinasabing red cross. Ito, red cross po yan. Sa Europe po yan, nagsimula
sa Scotland. Sa Europe, yeah, Europe, isa Europe din po. Ginamit po nila to, simbolo po ng safety also. So, itong arrow, exit. So, makikita niya sa mga hallway at sa loob ng sinihan, lalo madilim. Makikita niyo agad yan. Yan. So, ito po. Pag nakita niyo naman ang dilaw ang aking helmet, ibig sabihin, operator. Pag blue ang helmet, worker. Pag white ang helmet, manager position po yun. Ibig sabihin, engineer siya or supervisor. At makita niyo minsan green, ibig sabihin po yun sa safety officer. And then, pag nakita niyo po red, yun po ay sa fire marshal. At din din po sa ating vest. Ito po, hindi, meron po itong pula, orange siya, tsaka dilaw. So, ito po, combination po ng red, orange. Red, yellow, yellow, green. Parang mint green siya. Yan. Depende po yan sa lugar ng inyong hub, inyong site, kung anong require na requirements sa inyong mga safety, lalo na sa PPE. So, yun lang po mga YouTube. Sana'y may natutunan kayo sa aking paliwanag sa umaga nito. Maraming po salamat. Nais ko po na kayo po ay mag-subscribe po sa ilalim. Maraming po salamat at yun pong inyong lingkod, ang inyong pong maestro.